He is our top one distributor for three consecutive years na dito po sa Empowered Consumerism. Siyempre, matagal na rin po siyang member ng Millionaire Circle, Multimillionaire Circle na nga kung tutusin. And of course, an elite global ambassador, isa po sa pinakahinahangaan ko sa industriyang ito. Sapagkat nabanggit ko nga po sa inyo kanina, once in our networking career, ay nakasama po namin siya. Although it's a different company, but we are very privileged and honored at that time na makasama po namin siya doon. And of course, we are also honored and very privileged na makasama siya ngayong gabi to give a very special training, kung di po ako nagkakamali, about momentum. So I hope you stick with us for about an hour or two para mapakinggan po natin yung magandang-magandang training na ibibigay sa atin ng ating guest speaker. And sana ipakita po natin yung very warm welcome na usually natin ginagawa sa ating mga guests. So, of course, I'd like to call none other than our top one distributor po sa Empowered Consumerism, one of our idol and a friend, of course, none other than Upline Louie V. Gascon. Hi, Upline! Teka, hinahanap ko yung video. Upline Louie! Wala, ba't di kita makita? Ayan, okay na? Ayan, nakita na kita, Upline. Hi, Ups. Thank you very much po at kami pinagbigyan niyo po ngayong gabi. I'm so excited to see you Upline. Okay. Uy, background ko parang may training pa to sa likod ko, yung background ko. Anak niyo pala yung ano, anak niyo pala te Josie si ano, yung nagba-vlog sa YouTube. No? Si Jing. Ayun. Si Jap. Manugang niya si Jap. Manugang. Okay. So, well, anyway, congratulations and welcome and thank you sa pag-invite sa akin. So, mabilis yung pag-uusapan natin. Actually, tapos na ako. Joke lang. Teka lang, inaayos ko lang ha. So, ang tawag na to, lahat naman siguro dito, alam ko na gustong-gusto nyo rin mag-momentum. Tama ba? Kaway-kaway sa kamay na mga gustong-gustong momentum. Kaway-kaway na mabilis. Yan, na mabilis. And alam ko na gusto nyo rin na during pandemic, gusto nyo rin na mamayagpag din yung result. Gusto nyo rin na maging inspiration din. Gusto nyo rin. Teka lang. Sino yun? Ha? Sige ba? Kinsa lang. Sila eh? I am boss. Okay, hello. So, ayun. Alam ko na gustong-gusto yung mag-momentum. Gustong-gusto nyo na paano ma-maximize din yung during this momentum na parang ma-convert siya into blessing. So, depende kung paano natin datrato eh. Katulad niyan, sabi ko nga, ang momentum tayo rin magdadala ng bitbit na momentum, pero ano yung klaseng mindset, ano yung magpapa-momentum sa atin, kasi sabi ko nga maraming tao na tawag nito, dumanas na rin kayo ng mga training, marami na kayo natin na ng mga training, pero sabi ko nga gano'ng kaka-ready, gano'ng kaka-prepared, gano'ng ka-sold yung mindset mo na this pandemic na magiging inspiration na mamamayagpag yung sales, lalaki pa rin yung sales, maintain pa rin, mainit pa rin, yung desire mo nandun pa rin. Na, di ba, normally sa pagka-pandemic, parang, siyempre pagkababad ka sa balita, mani-negative ka rin. So maraming mga kwan ba. But, good news kasi i-update ko rin kayo sa network, sa amin, sa akin din sa network. Sobrang tumaas yung sales. Monthly tumataas yung sales. Monthly tumataas yung income. And first time ko maka 3 million last month. Sa last month na income. Kumbaga parang first time ko talaga yun. Kumbaga sabi ko parang bonus, parang napaganda pa ata ng ano. Parang malulungkot pa ako pag halimbawa bumalik na sa normal eh. Tapos ang good news, kasi napaganda yung pandemic kasi no choice yung mga tao kundi mag-online. No choice sa mga tao, ang laki ng production na nagagawa talaga sobra. Kung halimbawa, sobrang na-appreciate ko yung online. Ako nagpa-online, papitik-pitik pa lang ako sa online, Facebook marketing, mag-present ng Facebook. Papitik-pitik lang ako noon. Pero, this time, sobrang na-appreciate ko siya kasi, imagine mo na lang, dati-rati pag may prospect ka, bago mo siya makausap,
ang daming galaw. Kinausap mo, nag-set ka ng appointment, pupuntahan mo, naligo ka, nagbihis ka, umalis ka, may travel time pa, may traffic pa, pagdating pa, hindi pa alam, irarapor mo pa, tama? Irarapor mo pa, uubos ng ilang oras para sa ilang kausap. Ngayon, iba, hindi ka pa naliligo, may close deal ka na. Tama, di ba? Hindi ka pa nakakalabas, hindi ka pa nakakaligo. Hindi pa. Kahit may muta ka pa eh, di ba? Kaya mo na mag-present. Nagets nyo? Kaya, advantage ngayon sa lahat na mga nandito na kung talagang mag-hustle hard ka, sobrang advantage. Pero, meron akong mga ipapaintindi sa inyo na concept. Why? Bakit ka talaga mag-momentum? Kasi, tama ba yung kakaralin mo talaga to? Kumbaga parang, easy ba talaga? Ito na ba yung magpapayaman sa'yo? Diba? Naniniwala ka ba na dito kaya yaman? So, parang ganun ba? So, during pandemic, ano yung pwedeng best? Kumbaga parang ibibigay mo talaga yung best shot mo and paano mo mabibigay yung best shot mo? Diba? And ito yun, 2020. Year 2020. Year 2020. Hi, Che. Thank you nga pala, Che. No? Alam mo na, Che. Kasama namin. Nagkasama na kami ni Che sa previous company. Ganito lang mangyari. Itong year 2020, ang mangyari sa atin, paano mo tatapusin yung taon mo? Kumbaga parang anong nakaset sa'yo na goal? Anong motivation mo? Ano yung magdadrive sa'yo para magsipag ka? Ano yung tipong pagka sinabi mong pandemic, may kilig ba na nangyayari? May motivation ba nangyayari? May desire ba na mangyayari? Kumbaga parang, okay, paano talaga yung tipong, yung mindset na talagang kakaroon mo talaga to, yung tipong one day mo, productive ka talaga. Weekly mo, productive ka talaga, lalo na yung monthly. So, ibig sabihin, paano mo itutono yung sarili mo sa goal mo? So, ngayon, lahat naman gusto mag-momentum, right? Sa lahat na gusto mag-momentum, sa kumakain ako, kain tayo ha. Lahat dito, sino taas ang kamay na lahat ng gusto mag-momentum? Paki-type lahat mabilis, 1 million per month, type. Pa-type, 1 million per month. Sino gusto mag 1 million per month? Ang mabilis mag-type yun, yung talagang gigil. The more na mas mabilis ka magbilis ng type, ibig sabihin, mas gigil kang yumaman, mas mabilis kang mas... Ayan, bibilis. 1 million per month. Walang imposible. Tuturuan ko kayo ngayon paano mag 1 million per month. Gusto niyo ba yun? Sabi ng utak ng iba, Ngayon, pag-usapan natin, ilalatag ko sa inyo, paano mag-momentum? Mag-gain ka ng momentum pag solve ka sa concept. Mag-gain ka ng momentum kung halimbawa solve ka, bakit mo ito gagawin? Kumbaga parang, it's not because, alam mo na, bakit nag-networking, gusto mo makatulong sa parents, but hindi eh. Meron pang reason talaga. Kasi, eto yan. Ano yung parang ganito? Hindi na ako mag-slide sa, okay lang ba? Okay lang ba, Te Josie? Hindi na mag-slide. More on kantuhan na lang tayo. Pero yung magpapamomentum sa atin, ako bakit ako nabaliw din sa networking? Kasi nung nalaman ko yung law of leverage, marami sa atin na nakakaalam ng law of leverage, pero ano lang ba, parang hindi siya ganun ka-deep. Ako kasi, nalaman ko siya at na-study ko talaga siya na yung law of leverage ang kumbaga parang ang difference na mayayaman sa mahihirap, ang mga mayayaman, ang rich people, they know the law of leverage. Meron silang law of leverage. And pag sinabing law of leverage, there are 5 forms of leverage. Una, number 1, isulat nyo na lang. Kumbaga parang, yan ang difference sa mayayaman, alam nila yung leverage. Ang mahirap, walang leverage. Paano yung leverage? Yung mga mayayaman, number 1, there are 5 forms of leverage. Number 1, may tinatawag na
using other people's time. Ibig sabihin, yung mga mayaman, they use other people's time para, parang halimbawa, yung mga mayaman, marami silang empleyado para magtrabaho sa kanila. So yung stress, wala na sa kanila. They hire people para magtrabaho sa kanila. Tapos nyo, the more na mas marami empleyado, mas malaki negosyo niya. The more na mas malaki manpower niya, mas malaki negosyo niya. Kung libo-libo ang manpower mo, isa lang ibig sabihin, malaki ang negosyo mo. Nakuha nyo? Yun yun. So parang, halimbawa, parang kaysa maglinis ka ng bahay, edi kumuha ka ng helper para at least may tagalinis ka, tagaluto pa. So, leverage. Tama? Pangalawa, may tinatawag na isang form of leverage using other people's money. So, ito yun. Marami tao, yung mga mayayaman, mostly sa mga mayayaman, nag-e-expand sila ng business pero ginagamit nila yung pera ng ibang tao. To give you an example, halimbawa, real estate. Sa real estate, bago yan may benta, bago yan talagang ano, yung project na yan, plano pa lang yan. Pero dun sa plano, drawing pa lang, naibenta na nila. Correct? So wala pang ginagawa. So ang kailangan mo, mag-down. So nag-e-expand sila, nasimulan yung project dahil sa down payment ng mga bumibili. So they use other people's money para masimulan ng business. Yun yung leverage. Yun yung mga mayaman. Nakuha nyo? Ano din? Ganun din. Si franchising din. Halimbawa, sample sa franchising. Ang franchise, ibig sabihin, nag-e-expand sila pero ginagamit nila yung pera ng ibang tao. Nag-gets nyo? Tama. So yun yun. So ibig sabihin, habang lumalakad, dumadami yung franchise, halimbawa si Jollibee, pera ng tao yun, nag-e-expand. Yung real estate na negosyo nila or yung franchise nila, ibig sabihin, ang nag-i-invest, mga ibang tao. Nakasundan nyo? Pangatlo, connection. Leverage sila sa connection. Paano yung connection? Rich people, they know how to connect people. They know how to rapport people. Kung sino yung dapat na tamang contact pa to, right contact to, rarapport yan, makikipagkaibigan, makikipag-close yan, magbibigay ng regalo yan. Kasi bakit? The moment na kailangan nila sa negosyo, sa negosyo, ibig sabihin, meron kang mga connection magagamit mo. Yan ang pinaka-importante sa negosyo. Pang-apat na leverage ng mga mayayaman, ito pa yung pinaka-importante. Using other people's skills or knowledge. Sabihin, ang mga mayayaman, gumagamit sila ng mga professional. They hire professionals para magtrabaho sa kanila. So, ano yun? Ito yung mga tipong tao na meron sila. Halimbawa, ako, hindi high school grad ako, pero meron akong, yung project kong bahay ngayon, sabihin, meron akong architect, meron akong engineer, meron akong binabayaran na, meron akong accountant, ganun. So, ibig sabihin, kung ano yung hindi mo galing, kaya mo mag-hire. Kala mo, sample, may naisip yung isang negosyante na restaurant, hindi naman siya magaling magluto, nag-hire siya ng mag-manage ng restaurant at ng chef. So, they use other people's skills or knowledge. Napa nyo? Para tumakbo yung business. So, yun yung mga mayaman. Hindi natin nagagawa ng mahirap yun. Kasi bakit? Kasi tayo ang hinahire. Tama, di ba? Tayo ang hinahire, tayo nag-a-apply. So, tayo ang nile-leverage pagka nag-empleyado. Katulad ko, empleyado ako dati, ako nile-leverage ng negosyante. Hindi rin ako pwede magalit kasi ang utak ko, sila mo nakapital. Agad nyo? Panglima. Five forms of leverage. Panglima, they leverage technology. When you say technology, parang ganito. Paano lumaki si Grab na wala naman siyang unit? Technology. Paano lumaki si Food Panda pero wala naman siyang unit ng mga motor? Technology. Paano lumaki si Airbnb? Technology. Tama? Pero ngayon wala ang Airbnb kasi walang tourism. Pero wala silang luki. Kasi bakit? Wala naman silang tinayong hotel. Nag-gets nyo? Dahil sa technology. Paano sumisikat ngayon? Kahit nga ngayon, sisikat ka dahil sa technology. Di ba? Mag-trending lang yung post mo, sikat ka na. Hindi mo na kailangan manager. Ano pa? Technology. Lahat naman yung sante ngayon, nile-leverage sa technology. Dati-dati, kailangan mo magkaroon ng station o magkaroon ka ng ABS-CBN, GMA7 para ma-advertise yung mga produkto mo. Ngayon, hindi na.
we use Facebook boosting, Facebook ads or ads sa social media na nagagawa na nale-leverage talaga. So maraming manegosyante na nale-leverage na yung technology. Compare sa ilagay mo sa billboard, konti lang makikita, nilagay na mismo sa Instagram or sa YouTube or sa saan or sa Facebook. So nagets nyo? They leverage technology. Nakuha nyo? So ngayon, yung five forms of leverage, unang-una, using other people's time. Pangalawa, using other people's money. Pangatlo, ano yung pangatlo? Connections. Ano yung pang-apat? Using other people's skills or knowledge. Ano yung pang-lima? They leverage dahil sa technology. So, bakit ko binanggit to? Lahat ng mayaman, nandito to. Kompleto to. Yung mga mayaman. Kung may check mo sila, nandyan talaga yan. Nakuha nyo? Ngayon, bakit ko diniscuss to? Gusto ko maintindihan mo, bakit ka all out sa easy? Bakit ka all out sa ginagawa mo? Ayan, ito. Yung five forms of leverage, bakit ako baliw sa networking? Bakit ako baliw sa easy? Kasi nagagawa natin dito. Number one, halimbawa, pag-usapan natin, anong connection sa AIM? Sa easy. Using other people's time. Pag mag-isa ka, mahirap. Tama? Kaya nagre-record ka habang dumadami. But eto na lang. Using other people's time. Katulad ko, halimbawa, ang network ko, lagpas-lagpas 100,000 na. Hindi ko kilala lahat yon. Ang good news, ang pinagkaiba lang namin sa ibang negosyante, lahat ng mga tao na yon, hindi ako nagpapasweldo. Napa mo? Nagagawa ba sa easy? Habang dumadami network mo, dadami rin ba oras na nagtatrabaho mo? Namumultiply ka ba? Dumadami ba oras mo? Using other people's time. Ibig sabihin, nagawa mo siya sa easy. Correct. So, habang nag-umpisa ka, alam ko dadami ka din. Magsisimula lang konti-konti, pero alam ko dadami ng dadami. At pag dumami ng dumami ng dumami ng dumami ng dumami ng dumami yan, ibig sabihin, nai-enjoy mo na yung number one na leverage using other people's time na sekreto ng mga mayaman. Tapan nyo? So, nagagawa natin. So, kung ilan yung network mo, 100. Aba, leverage ka sa 100 na tao na yan. Kahit part-timer lang yan, pero kung tigto 2 hours yan, may 200 hours ka in one day. Leverage. Tama. Pangalawa, using other people's money. Ngayon, ang mga negosyante, di ba, nag-expand sila, ginagamit nila yung pera ng ibang tao. But eto good news. Eto good news. Tayo, nag-e-expand din tayo. Same din ang concept. Pero nag-e-expand tayo using other people's money. Tama yung concept na ginagawa natin. Why? Kasi every time na nagpe-present ka, ang binibenta mo yung concept ng business. Habang nag-expand ka ng business, Luzon, Visayas, Mindanao, or outside the country, ibig sabihin, sino nagbabayad? Hindi naman ikaw nagbabayad ng membership. So, kuha mo rin yun using other people's money. Yung pangalawa, pasok ba kay easy? Pasok kay easy? Patype ng yes, pasok. Type. Yes, pasok. Mas mabilis mag-type, mas mabilis ay yaman. Yan. And guys, pasok na. Pangalawa yun. Pangatlo. Connection. Gano'ng importante sa negosyante ang connection? Wala siyang pakialam ka to. Basta alam niya na magiging connection ko to, magandang contact to, asset atong tao na to, rarapor yan. Tama. Ngayon, eto. Sa easy, the more na mas marami kang friends, cross-line, top earners, may-ari, sino man, the more na friendly ka, magaling ka rumapor. Katulad minsan ni Tita Joseph, dinadala na ako ng bangus. Dinadala na ako ng ulam. Kaya minsan ngayon, hindi na ako makatanggi pag in-invite. Eh. Lalo na pag binigyan ako ng alahas niyan. Dadalan-dalan ako ng ulam niyan. Di ba yung pala yun, di ba? Invite ka sa training, hindi ka na makatanggi. Yun yung rapport. Nagets mo? Hindi naman kami magkagrupo. So, connection. Nagets nyo? Katulad nyo rin, gamit din kayo ng connection. Try to build relationship sa mga top earners, di ba? Connect. Bigay-bigay ng mga simple gifts or pasalubong, di ba? Like sa office, di ba? Sa office, di ba? Nagpapasalubong din ako sa mga empleyado, yung mga ganun ba? So, gamit yun yung connection the moment na kailangan mo anything. Ganun din siya. Yung ABC rule, connection din niya. Kung na-invite ako rito, dahil connection din to. So, yung number 3, gamit mo rin sa easy.
nakuha mo na yung kaya mo rin mag-leverage using other people's time, using other people's money, using other people's connections. Ano yung number four? Using other people's skills or knowledge. Nagagawa din natin sa EC. Kaya gustong-gusto at baliw ko rito. Alam niyo bakit? Parang ito. Kumbaga sa EC. Ito sa EC, ah. Kung kailangan ko ng professional na kausap or trainer, wala na. Ha? Si Sir Jurgen na. Tama? Leverage ako kay Sir Jurgen every time na nagtotalk, motivated yung mga professionals ko ng mga leaders. Tama? Vision casting. Pagka nagsalita ni si Doc at pinapanood ko yung video na this year! Di ba? Sa gagaling nila, dahil magagaling sila, nale-leverage din ako sa kanila using other people's skills. But ang good news, hindi natin sila hinire. Na-leverage mo sila. Na-leverage nyo ako using other people's skills. Using other people's skills pero wala akong bayad. Nakuha nyo? Wala akong bayad. Ma-invite nyo sila, Sir Arnel, walang bayad. Nagets nyo? So, ibig sabihin, nagagawa at sobrang blessed. Kaya sobrang baliw ako sa EC. Kasi bakit? Lahat nale-leverage. Nale-leverage ko yung cross-line. Nale-leverage ko yung upline ko. Maraming magagaling. Nale-leverage ako sa event ng EC. Nale-leverage ako sa magaling na mga SB na umiikot sa buong Pilipinas pati international. One time pa, nagpunta pa si Doc Ed sa Africa at saka sa Papua New Guinea. Tapos ang nakausap doon, yung mga downlines namin na nandun. Tapos nagkataon, wala kami doon, wala ako doon. So na-leverage ako using other people's skills or knowledge, using other people's time. Ibig sabihin, hindi lang ako na-leverage ng company. Na-leverage din natin si company. Nasundan nyo? So ibig sabihin, yung sekreto ng mga mayayaman, nandito rin sa atin. Kaya mayaman tayo. Ano yung last? Ano yung last? Technology. Kaya malakas pa rin si EC kasi nakasabay tayo sa technology. Walang ibang networking na nakalabas ngayon. Naglakihan ng income, tayo lang. Ako, first time ko pumutong ng 3M. Dahil sa technology. Why? Kasi lahat. Napaganda. Napaganda dahil sa pandemic. Ang presentation ngayon, may video link na sa YouTube. Wala na eh. Marunong ka lang mag-send ng link eh. Ang training, gumawa ka, maging resourceful ka, gumawa ka, maghanap ka ng mga training, pwede mo isama yung Sa page ko, pwede mo yung mga kailangan mo naman training, aralin mo rin training, open nyo sa crossline kasi ginawa ko yun para at least may pambawi ko ba? Na at least may kilala ka kung mayroon kang prospect na gusto na sana pero walang pera, hanapin mo lang yung link na nandun sa Facebook page ko, sa fan page ko, nandun lang. Pag estudyante, basta marami yung mindsetting doon na gamit na gamit. So, yun ang advantage. Yun ang advantage pagkahalimbawa dahil sa technology. Parang ganito, na-lockdown man ako pero gumawa ako ng mga video trainings na umikot sa buong network ko. At good news, hindi lang sa network ko napakinabangan pa ng iba't ibang grupo at pati ibang company napakinabangan din. So nakatulong tayo. So ibig sabihin, nasa bahay ako, na-leverage ko yung technology. Napakan nyo? Na-leverage natin yung purchase na dati pupunta pa tayo ng office, ngayon may online shop. May easy shop na online. May door-to-door delivery na sa Metro Manila. So, sobrang na-leverage yung technology. Doon ako na-excite. So, ibig sabihin, dahil sa EC, 100% nagagawa natin yung sikreto mga mayaman, nagagawa natin. At ang good news, ang capital lang natin, 8-9 lang. Kaya kung dito sa mga naka one account lang, maiya-iya kayo. Sobrang big time. Lakihan nyo yung investment nyo. Mag 15 accounts kayo para talagang tumodo talaga. Promise. 15 accounts talaga kayo. Huwag kayo mag-settle ng 3 accounts, 4 accounts, small time. Kung may chance na pwede, kasi dati hanggang maximum 7 accounts yan, dapat sa inyo mag-15 talaga. Kada leader. Kung talagang baliw ka sa negosyo na to, sugalan mo to, lakasan loob, mag-15. Sino yung mga naka-15 accounts? Pa-type ng 15 accounts, 15, 15, 15, 15 accounts, 15 accounts. Okay, okay, go, 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 go. 15, 15, 15. 15, 15, 15. So, guys, ito lang sabihin ko sa inyo. Ang momentum nasa utak. Gusto kong impart sa inyo to na pag sinabing pandemic, baliktarin mo siya. Pag sinabing pandemic crisis, dapat sa iyo, pag sinabing pandemic opportunity, we provide solutions dun sa mga taong nangangailangan. Mas maraming tao, mas maraming professionals, mas maraming nawalan ng trabaho, mas maraming open na ngayon.
magnegosyo. Sa amin, kahit may mga bata kami sumasali, nakaka 15 accounts kasi sobrang baliw talaga sila sa business, sobrang nabenta talaga natin yung business. Kaya nga, sabi ko, kung maintindihan nyo yung 5 forms of leverage na yan, kakarinin mo talaga itong easy. Hindi ka papayag na wala kang production. Talagang aaraw-arawin mo na may production ka. I-maximize mo talaga yung Facebook, yung pag-online mo, yung pag-present mo. Alam ko, kayang-kaya mo. Kailangan lang itono. When you say itono, parang gato. Kung meron kang goal, halimbawa, goal mo, no? Tapos, ito yung goal mo. Ito yung goal mo, tapos ito yung goal mo, ito ikaw. Point A to point B. Ang tanong, gaano ka ka-align sa goal mo? Nakuha mo? Ngayon, pag sinabing align, attunement, nakatono ba yung goal mo kung paano ka mag-isip? Kung ano yung vibration mo, kung ano yung frequency mo? Para mas maintindihan mo. Pag halimbawa, meron kang FM station, sabihin na natin ano bang FM station dyan sa Manila. Eh, taga Cebu man ako. 91 point, ano yung check? Anong station na favorite mo, check? Banggitin natin. 96.3 apps. W Rock! Okay. Okay. Halimbawa, 96.3 ang goal mo. Tama? Ang goal mo na tuning. Tama? So, mag-tuning ka ngayon. So, kung 96.3, pag halimbawa 96.1 ang tuning mo, makukuha mo ba yung bato, yung magandang signal? Makukuha mo ba yung bato, yung, di ba, maingay? Hindi clear. Correct? May feedback. Correct? O, ngayon, itutono natin yan. Ito ang goal mo. Tama. Kung ang goal mo ito, ano yung goal mo? Dapat umabot ka sa imagination. Na pag the moment na imagine mo, halimbawa, anong goal mo this year 2020? 2020 ka muna, huwag ka muna lumayo. Anong goal mo? Halimbawa, first time mo mag-check in ng 500,000. What if mag-check ako ng 1 million this year? Nag-gets mo? And dapat pag na-imagine mo siya, dapat kikiligin ka. Pag kinilig ka, di ba, ano yung feeling pagka na-imagine ka? Dapat umabot sa ganun. Pag kinilig ka, na-inspire ka, happy ka, enjoy ka, dapat talaga, as in talaga na-excite ka, may inspire ka, may kilig. Ngayon, kung ano yung na-feel mo dito sa imagination mo, napaka-powerful ng imagination. Nakuha niyo? Pag kumikit ka, imagine mo ano yung goal mo, dapat umabot talaga doon. Tapos kung anong na-feel mo, joy, inspired ka, lahat yan, kilig ka, yun dapat ang ma-practice mo as of the moment. Yung tipong mukha mo excited, yung tipong inspired ka, yung tipong kaya ka nagsisipag kasi bakit inspired ka, kasi bakit na-imagine mo yung mag-check ka ng 1 million. Na-imagine mo, bibili ka ng kotse this year. Kahit pandemic, isa ka sa mga bumibili ng kotse, hindi pa benta. Yung iba nagbebenta, ikaw pabili. Nag-gets mo? Isa ka sa mga mag-end ka ng 500,000. So, ibig sabihin, kikiligin ka nito, tapos ipapractice mo to hanggang mag-align kayo. Parang sa station, hanggang 96.3, dapat ganun din, 96.3 din ang tuning mo. Para attunement, para may attunement, para nakatono kayo. Tama? Hindi pwedeng ito yung goal mo, ang feelings mo mababa. Tinatamaan ka pa ng balita. Tinatamaan ka pa ng mga pandemic na balita. Hindi ka na dapat tinatabla nun. Hindi ka dapat nakaka-relate sa mga madadrama. Hindi ka na dapat nakaka-relate sa mga negative na mga news. Hindi ka na dapat hindi yun. Hindi ka nakaka-relate kasi bakit? Kasi umabot ka sa state na excited, inspired, kasi ba gigil, kasi na-feel mo na mangyayari, magkakatotoo na. This year, magkakatotoo. So, itutodo mo talaga. Gagalingan mo talaga. Why? Kasi umabot na imagination mo doon. Clear? Clear? Ayun lang. So, actually, tapos na ako. Yun lang, mabilis yung training ko. Ano? Maraming natunan. And ngayon, mag-entertain ako 5 question. Yun. Thank you very much, Apluwi. Totoo nga yung sinabi mo, napakaikli nung training mo, pero grabe, punong-puno naman sa information. 5 bagay lang pala ang kailangan naming tandaan at i-maximize dito sa ating easy business para maabot namin yung momentum. Yan. So, sabi nga ni Upline Louie, he is open po for question para dun po sa mga may katanungan regarding po dun sa kanyang diniscuss. The floor is open po para po tayo ay magtanong. Sino po ang merong question? Ay, magtanong mag-a.
Si Tita Jo, feeling ko may... Si Tita Jo, parang may gustong itanong. Yes. Tita Jo, wag mo na umbenta. Pagpapita kita. Ano yung pinaka-deepest mo, Louie? Ang deepest why ko? Ang deepest why ko, future. Hindi ako bumabalik sa past. Kasi di ba, normally, pag nag-deepest why, aalahanin mo yung past pain experience, bawal sa akin yun. Dapat, yung deepest why mo, ano yung gusto mong mabigay sa family mo? Saan mo gustong mag-aral yung mga anak mo? Yung malit ko, yung bunso kong anak na kalasan ngayon sa Sobel, si Josie, yung anak ko bunso. Bongga. Nakikita ko lang dati sa Los Pinos yung mga yamanin ng mga estudyante doon. Pero yung anak ko nandun nag-aaral. Tapos, online ngayon na class, pero mahal pa rin ang Lasal. Grabe. So, mas motivated ako dun sa future. Mas motivated ako motivated dun sa yung wala akong drama. Avoid mag-look ka sa past ka na, di ba kasi meron kasi iba na kasi nakalala ko ba ako na na-away, may makain, kaya gusto ko yumaman. No. Mag-isip ka ng future mo na gusto mo talaga na buhay. Kung ano yung buhay na yun, yun yung deepest why. Para at least exciting. Walang nakaka-excite sa past. Ang nakaka-excite yung future. Ano yung gusto mong life? Tama? Move on. Sa past, present, tapos tumingin ka ng future. Tama? Anong buhay mo 5 years from now na gusto mo? Parang ganito. Ano kayang feeling pag nag 1 million ka after 5 years? Nag-gets mo? May excited ka hindi? O excited na excited? Tama? Nag-gets mo? Ano kaya feeling ko yung bahay ko overlooking? Nakuha mo? Na may swimming pool. Na habang nagpapag, mainit yung pool ko. Kaya kong bumabad pero nasa pag. Yung mga ganun. Mag-be creative na yung something na may inspire ka. Yun dapat ang deepest why. Para sa akin. Ah. Pwedeng family, pwedeng parents mo, makabawi ka. Gusto mo, halimbawa, after 1 year, 2 years, mapag-travel mo sila. Yung something nakikiligin ka, tas ang impact, yung mga taong nakapalibot sa'yo. So, deepest why ko, I just want to be one of the happiest man on earth. Yun lang yun. And lahat ng mga nakapalibot sa akin, yan ang yung lahat ng didikit sa akin, magiging mayaman. Parang magiging masaya. Kumbaga parang ako yung ang naging personality ko kasi parang o nadadamay. Parang ako yung natagasindi ng life. Parang gusto kong, kaya yung naging motto ko, yung love and life, parang radiate ng love, life, di ba? Yung tipong kung happiness ko yung mag-process ng tao. Yung bakit siya nag-negative, na-explain ko sa kanya. So, yun yung mga deepest why ko, yung parang passion. Naging, doon ako nagiging passionate sa ginagawa ko. So, hindi to trabaho, parang mission ko to. Kasi, siyempre, high school grad lang tayo. Yung awareness ko dati, sobrang poverty talaga yung consciousness ko. Di ba? Yung parang naka-experience ka lahat ng pagtitipid gagawin. Pero nung na-realize ko, alang iya, kaysa magtipid, mag-isip tayo paano lumaki income para hindi na magtipid, nakapagod magtipid. Di ba? May mga simpleng ganun ba? Angal-angal lang ang mamahal ng bilihin. Di ba? Tapos, nagtaas ang gasolina, umaangal, pero wala namang kotse. Mga tipong ganun. So, deepest why, love pa rin. Hindi. Thank you, Louie. Love ko mag-grow. Love ko rin mag-influence ng tao. Love ko rin yung... Pero, si Josie, kung napapansin mo naman, yung mga taong dumadaan sa akin, mga nagiging big time talaga. Na, yes. Nagiging big time talaga. Na nagiging top earner sila. Alam niyo naman yung story ko. Kumbaga parang yun yung... Doon ako passionate. Yun yung pag nakikita ko yung mga tao na dumaan sa akin, na yung may sarili na talaga silang palo, may mga may kanya-kanyang pangalan na naging icon na talaga sa industry. Diba? So, yun yung happiness ko. Yun yung yes, ko. Thank you, Louie. Yes, and lalo na dito sa team na to, alam ko kung may matatouch tayo nito, hindi mo kailangan magbayad, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Pay it forward lang. Kung ano yung natutunan mo,
apply mo, tapos pay it forward. Gawin mo lang yun para mas dumami tayo na maganda yung consciousness, abundance yung consciousness natin. Di ba? Celebrate success. Kahit sa success na ibang tao, we still celebrate yung success na ibang tao. Maging happy tayo sa success na ibang tao. Kasi pag ano'ng naging ugali natin, mas mabilis yung success natin. Di ba? Okay, question. Naka-isa na. Thank you very much. Yan. Ako parang gusto kong magtanong upline. Ay, sige. Ay, sige, check. Sige po. Ang question ko, syempre tayo naman kasi, bawat isa po sa atin, kumbaga may kanya-kanyang pacing. May kanya-kanya tayong bilis ng hataw. So, gusto ko pong malaman from you, upline, para kumita ng 3 million in a month, simula nung ikaw po ay nag-join sa AC, ano bang klaseng hataw ang ginawa mo po? Ano yung activity mo everyday? Kasi baka mamaya, nangangarap kaming umabot ng 3M, pero yung hataw pala namin na ginagawa, wala sa kalahati mo eh. So, paano namin maaabot yun? So, ano ang hataw ng isang taong kumikita ng 3 million in a month? Sige. Sasagutin ko yan. First, una, kailangan maintindihan natin na mayroong micromanagement at mayroong macromanagement. Micromanagement, yung mga maliliit na trabaho, minsan, pinapasok ko na yan sa mga leaders. Delegation na. Macromanagement, isa lang kausap ko ang effect, marami na. Nag-gets nyo? Doon ako sa macro para mas maraming effect. So magkaiba na, depende sa level ng galawan. Depende sa size ng network. Ang hassle din sa akin, ganito lang kasimple. Gusto nyo malaman yung sekreto? Siyempre, apps. Ito yan, ganito. Ganito lang. Isa sa sekreto, lahat tayo magaling. Naniniwala ko doon. Alam ko magaling ka. Lahat tayo magaling. Regardless sa edad, regardless sa natapos, regardless, lahat tayo potential, promise. Lalabas ang galing mo pag malinis ang utak mo. When you say malinis ang utak mo, di ba pag positive ka, happy ka, mas marami kang na-imagine bagay na magaganda. Sino nakaka-imagine dito ng bad trip tapos nakaka-imagine ng maganda? Malabo yun. Yung galit na galit ka tapos biglang, may na-imagine ako yung pangarap ko. Malabo yun. Utot. Wala talagang ganun. Nakuha nyo? Makaka-imagine ka ng magandang bagay. Parang ganito. Pag malinis ang utak mo, pag sinabing malinis ang utak mo, alam mo yung vibes, alam mo yung vibration mo, energy mo, alam mo yung frequency mo, mataas. Avoid drama. Kasi bara yan. Kumbaga parang, pag may mga kadramaan sa buhay, may mga hugot sa buhay, tanggalin talaga yan. We can choose to be happy. Pwede mong, it's a choice talaga maging happy. Parang halimbawa, may kaibigan ako nagkukwento ng sad story, di ba? Nagkukwento, siya lang sad, pero ako, hindi ako sad. Nakikinig lang ako, pero hindi tumatalag sa akin yung drama niya. Tama? Tapos tatanungin ko lang siya, so, yung mga kukwento mong mga problema mo ngayon, sa tingin mo, anong solusyon dyan? Binabalik ko lang din sa kanya. Di ba? Para sa kanya yung basura. Eh, tatapon mo sa akin yung basura, hindi ko nung basura yan, di ba? Eh, sa atin, normally sa atin, pag hindi ka aware, may nagkukwento lang sa iyo ng mga problema, mamaya binitbit mo na 'yung problema ng tao na nagkwento sa iyo. Which is mali, 'di ba? Alam mo nang basura, ibalik mo lang din sa kanya. So sa tingin mo anong kwan niya? Be careful sa vibes. Be careful sa mind. Ang mind natin parang bahayan. Maraming in and out na tao, pero parang bahayan ba? Kaya lang open sa public 'yung bahay mo. Pero 'yung mga pumapasok na tao, may mga bitbit pa lang basura, 'yung iba pa sa lupong. Yung iba pwedeng edible, yung iba pwedeng ilagay sa rep, yung iba pwedeng ma-display. Pero karamihan na pumapasok sa, pag hindi ka aware, ang mga bit-bit basura. Ang matindi, yung pumasok na basura, nung umalis sa bahay mo, ang iniwan nila yung basura. Ang malupit, yung basura, hindi mo rin tinapon. Nilagay mo lang din dun sa loob ng bahay. Ano mangyari sa bahay mo? Dumi. Dumi. Tama? Magiging mabaho. Tama? Yan yung imagine mo. Kung ganyan ang utak mo, ibig sabihin, dapat marunong ka magtapo ng basura. Kung alam mo basura at nakakasama sa feelings mo, huwag mo entertain. Anything na malulungkot ka, anything na magiging sad ka, mababadrip ka, may inis ka lang, huwag mo entertain. Nakuha nyo?
Para halimbawa, may dumaan, halimbawa, may nadaanan ka, may nagkabanggaan ng motor, huwag mo na entertain. Yan ang ginagawa pag nagkabanggaan ng motor. Look, bangga, look, yeah. Umalis ka na. Huwag mo entertain, mababatrip ka lang dun, maninegative ka lang dun. At yung pagiging negative mo, kung ano yung nakita mo, magkukwento ka pa sa ibang tao, mandadamay ka pa ng iba. Agad siya. Be careful sa thought. Kasi ang thought, napaka-powerful. Siya ang nagbibigay ng signal sa lahat ng 50 trillion cells natin. Siya nag-govern. Itong utak natin, siya nag-govern lahat ng 50 trillion cells. Parang ganito lang kasimple. Kung ano yung paniniwala mo, ha? Kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung inject mo sa mind mo, kung ano yung programming mo, para bigyan ko kayo ng idea. Pag naniniwala ka sa, yung pag nalipasan ka ng gutom, anong sakit mo? Ulcer. So, worried ka na, uy, alauna na, wala pa akong kain, magka-ulcer ako. Tingnan mo, may ulcer ka tuloy. Tama? Alas 7, alas 8, wala pa akong kain, alas 9. No, yung mga taong naniniwala doon, may ulcer sila. Paano mo i-explain yung mga intermittent fasting? Paano mo i-explain yung mga nagpa-fasting na mga 24 hours or 3 days? Pero mas healthy sila. So, depende sa belief. Tama? So, ano ba yung tanong mo? Ano ba yung tanong mo, Che? Nasagot yun, lumayo na ata ako. Hindi, maganda nga yun, apps, kasi bonus yun. Eh. Pero yung question ko po is, anong klaseng hataw ang ginagawa ng isang taong kumikita ng 3 million? Para makita namin kung malapit na ba kami doon, malayo pa. Anong dapat namin gawin? Para yung 3 million, kasi may mga alaga akong tumungtong na mga 1 million. Kaya silang 3 million. Tapos malinis ang utak. Kaya pala tayo napunta sa utak-utak na yan. Kasi, halimbawa, before pa lang ng pandemic, sabi ng mga grupo ko, apply, paano na yan? Oh, pa-meeting agad. Apply, paano na yan? Yung mga iba may ano na eh, may mga kanya-kanya empire na sila eh. So, pa-meeting, sabi ko, good news yan. Kung magagawin natin, i-convert natin into opportunity. Ang nakita ko dyan, lahat ng tao may mag-stay sa bahay. Ang good news, kasi since mag-stay sa bahay, mas maraming oras manood ng video. So, gumawa ng video ng mga presentation. Gumawa ng video ng mga training. Gumawa ng video ng mga pang-mindset. So, naging opportunity na convert, na-excite kayo yung mga tao. Pero nung una, huy, pandemic. Ano sabi nyo ba? Apply, di ba mahirap? Kasi mahirap pag-market yan dahil walang tayo. Pero yung mga tao, nagpa-panic buying, mga ganun. Sabi ko, hindi. Huwag mo isipin yung walang pera yung tao. Dati nang concern yan, walang pera. Kahit wala pang pandemic, di ba? So na-convert, lalinis kasi yung utak. Nagkaroon ng probability ng opportunity. Nagkaroon ng desire, nagkaroon ng gigil. Tama? Halimbawa, sa inyo ngayon dito. Halimbawa, paano yung tatapusin yung 2020? Pag sinabing pandemic, di ba? Ano yung pandemic? So hahataw ka talaga. Pag inspired ka, hindi mo nararamdaman na nagtatrabaho ka, promise. I don't consider myself na nagtatrabaho. Tama? Kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Yung kakausap, okay lang. Pagka ayaw, walang feelings. Ayaw mo eh. Ang ganun lang ba? Ay, Che. Yan. Salamat, upline. Sure. Makaraming bonus. Hataw ka talaga pag malinis yung utak mo. Pag inspired ka at pag may goal ka. At pag nakita mo sarili mo, anong itsura mo pagka umaman ka this year 2020? Ito lang isipin mo, pag nag-encash ka ng 1 million, ano yung itsura mo? Yung nakapag-encash ng 1 million dito. Di ba? O mag-encash ka ng first, parang magkaroon ka ng track record sa sarili mo na whatever na hindi yung pana-experience sa network, try mo gawin. Di ba? Encash ka ng 200,000, 500,000, yun, gawin mo. Next question. Salamat. Hello. Yes, Otet. Dun sa sinabi mo, yung ano yan, pag malinis ang utak, do you have certain rituals or sa, do you practice meditation para ma-clear yung utak? Yes. Practice. Ang meditation para ma-relax lang, para mapunta ka sa alpha state. Yung pag-inhale mo, exhale. Kasi tayo minsan, hindi tayo aware na yung kinhawa natin, na-tense na din. Di ba? Pagka medyo na bad trip ka, di ba? Pansinin mo yung hininga mo. Ganun na talaga yun. Tama?
Yung heartbeat mo, mabilis din. So try to relax, relax, and para makapag-imagine ka na mga gusto mo. Tapos, wag ka mag-entertain ng mga negativities. Kaya nga, wag tayo manood ng, ako hindi naman manood ng balita. Although nanonood ako minsan, para lang, pero aware ako eh, kaya hindi po mapasok. Hindi, mga ganun lang. So practice na ritual. Kasi ang meditation naman kahit saan. Kahit ganyan, halimbawa nag-uusap tayo, mablangko lang konti, gagano'n lang konti. Gusto ko lang ma-imagine, magbalik lang, oy. Marelax lang utak ko. Di ba pagka, pag nirelax mo yan, as in talaga relax, oh, marelax na. Pag shower, maganda yan sa shower. Marami ka na imagine, yan yung theta state. Marami pumapasok na sa pag nagsa-shower ka, pag tinatamaan sa ulo. Tapos kung ano yung mga ideas mo, doon kayong try mag-imagine. Marami mga, kasi naka-theta yan, naka-theta state. Okay? Yes. Oh, usually, yes. So, siguro, na talaga na-practice mo na coach yung kung paano talaga yung yung mind na is mapapunta sa alpha stage. So, na-practice mo na yan. Tanong mo daw ulit, bro, na choppy. Nag-feedback sa rin. Anyway. Eh, so, na-practice mo na yung pag, yung mind mo, nakakontrol mo na siya para mapunta talaga sa alpha stage. Yes. Kaya, so rin ma-acquire, kasi diba, usually, on the alpha stage, dun yung time mo na, madali mong manifest whatever yung ini-imagine mo, diba? Apps Louie, medyo naghang. Tama ba? Si Apps Louie ba ang naghang o ako? Si Apps Louie, wala. Akala ko ako eh. Apply. Nag-meditate. Baka nagkaroon siya ng connection problem. I think medyo nagkaroon siya ng connection problem. Antayin-tayin lang natin ng konti. Siya ay makabalik. Yun. Pero so far, naniniwala ako na sobrang kahit maikli yung kanyang training, pero tayo busog na busog sa information and learning. Nag-a-agree ba kayo? Yes, upline. Napakaganda ng training. Opo. Ganda ng training. Limang bagay lang yung diniscuss niya, pero it's something na talagang pag-iisipan siguro natin bago tayong matulog. Diba? Parang hindi natin na-realize na andun na pala tayo, nasa atin na lahat kung tutuusin. It's all about how we are going to maximize yung benefits and yung advantages na meron tayo. Kumbaga, nandun na pala tayo sa sistema ng mga mayayaman. It's all about maximizing it, kung paano natin na gagamitin yung system para makuha natin yung earning na gusto natin, di ba? So sige, antayin natin si upline. Yung connection problem. Tita, nag-message ba sa'yo? Hindi pa? Hindi pa upline, di ba? We're trying to get back. Baka nawala. I think connection yun. Yun ang hantay-hantayin natin. Pero do you agree? Diba? Na lahat nung five, ano ba yung title niya? Five forms of leverage po. Yun. Five forms of leverage. So na-discuss naman niya sa atin ano yung mga factors na yan, ano yung mga forms na yon na pwede nating gamitin for us to be able to leverage on our business. Hindi natin na-realize na meron na pala tayo noon. Kumbaga yung sistema ng mayayaman, pwede na pala nating gawin. Pwede nating i-take advantage. So, mas maganda kung ma-maximize natin yon. Ma-analyze natin kung paano natin gagawin yung five stages na yon, di ba?
Minomonitor ko si Upline, baka mami nasa loob niya. And Upline, napakaganda po nung ano, sinabi ni Upline Louie na ano, malinis yung mind. So, yan. So, tama po yun. No drama. Positive lang talaga. So, agree. 1,000%. Baga, ang what he's trying to say is the power of our mind, the power of our of the way we think and perceive things. Diba, Upline na Ralph? Yes po, kasi dyan magmumula yung thoughts mo, yan yung magbubuo ng mindset. Yung mindset mo yung magbubuo ng action. Yung action mo yung magbubuo ng result. It's a chain reaction. Pag dun sa mindset pa lang at utak pa lang, dapat tapos na. Pero kung mali yun, madumi nga yun, tapos ka na. Yun yung masakit. So kaya tama yun. Talagang, mag, ano, talagang agree 1,000%. Thank you, Upline Ralph. Planche. Yes, tita. Nag-message ba sa'yo? Sinabi niya yung boom. Wala pa yung message ko. Yung sinabi niya, wala pa. Yung sinabi din niya, maganda yung goal mo. Dapat kasi may goal ka eh. Dapat may target. Kasi doon pupunta yung sa vision mo eh. Tsaka pag lagi mo siyang iniisip, talaga nangyayari yun. Tsaka yung level of excitement mo, hindi mawala. Yung may gigil ka lagi. Dapat doon ka lagi nakapokus. Huwag mong tingnan yung mga negative. Kasi pag may mga negative, hindi dadating yung para sa'yo eh. Tama ba, Upline? Tama po. So, kumbaga, instead of focusing on the negative, kasi ano naman, reality of life yan eh. Lahat ng klase ng negative pwedeng dumating sa atin. It's on us kung paano natin i-deal yun, kung paano tayo mag-deal sa negative. Pero according to Upline Louie, dapat nga hindi natin binibigyan ng chance yung mga negative thoughts na talagang tumambay sa utak natin. Kasi for him, basura daw yun, which is tama naman eh. Diba? So, kung ang utak mo occupied ng negative thoughts, ng negative emotions, ng negative feelings, paano mo ngayon, paano magmamanifest sa action mo yung positive things? Kung puro negative yung bit-bit mo. Diba? So, makes sense. Kumbaga parang nagmamatch yun eh. So kung gusto mo ng positive result, think of positive things, entertain positive things also, do positive things, di ba? Para ang bumalik sa'yo, puro positive din. So sabi nga nila, I remember one training na siguro most of you will be familiar with this. Sabi nga nung isang training na na-attendan ko, kapag nagtapon ka, sino ba pwede mag-correct sa akin? Pag nagtapon ka ng maganda, mas maraming maganda ang babalik sa'yo. Diba? So kung pag nagtapon ka din ng basura, mas marami rin basura yung babalik sa'yo. So if you want to attract positive things, if you want to attract good results, diba? So yun din dapat yung lumalabas sa'yo. So kumbaga, may kasabihan nga tayo, diba? Kung yung basurang itinapon mo, yun din ang babalik sa'yo. So, gamitin natin on a positive note, yung ganda o yung positivity. Wala, na binutun mo. Ayan, nandiyan na si Upline. Okay lang, Up. Pinakabalik na ako. Ayan. Thank you po at bumalik ka, Upline. Kaso medyo choppy ka. Ano nang tanong? Ayan. Saan pa tayo natapos? Sige. Otet, okay na yung question mo? Can proceed to the next question. Yes, maybe we can proceed to the next question. Sino po ang gusto magtanong? Mukhang natulala na sila Upline at dinadigest yung mga tinuro mo kanina. Sige po, sino po ang gusto pang magtanong? We still have about 2 or 3 questions available for Upline Louie.
Apps Louie, ito na sa message. Kindly elaborate more po. Ay, sige. Sige, ikaw na muna, Kuya Benji, since naka-open mic ka na. Kuya Henry, balikan natin yung question mo in a while. Good morning, App Louie. App, yes. Balitan ko lang po. Gaano po ba kahalaga na meron ka pong ginagawang goal setting? Katulad ko po, as a first-timer din po ngayon. Mahalaga ang goal setting kasi para magkaroon tayo ng direction, para magkaroon tayo ng inspiration. Kasi ang inspiration natin, parang di ba, pag nag-set ka ng goal, pinlano mo lahat, tapos naging clear sa'yo, tapos naniwala ka rin sa goal mo, kailangan paniwalaan mo yun na kaya mong makuha eh. So magkakaroon kasi ng inspiration. Iba kasi yung tipong galaw na walang goal. Upline. Excuse po, medyo nagro-robot ikaw. Pag walang goal. Apps Louie. Apps Louie. Apps Louie. Alam po ah. Hindi tayo naririnig ni Upline. Apps Louie. Yun. Okay na? Nag-robot ka po eh. Medyo nag-robot yung audio mo. Upline. Oh, mukhang may problema talaga sa connection si Upline. Mukhang nawala na naman siya. Check na natin. Yan, nawala na naman siya. Absolutely. Audio yata yung problema niya. Oo nga, medyo may problema siguro ang kanyang connection. Dahil siya ay nawala na naman. Upline. Ayan, okay na? Ayan, mas okay na po. Yun, okay na. Sige, binisan natin. Baka abutan pa tayo ng ano. medyo nag-robot po yung iyong sagot kanina, apps, kaya hindi po namin narinig. Sige. Sagutin ko na kung clear na ba sa inyo? Clear na? Yes boses? Po, yes po. Apo, apo. Okay, sige. Napaka-importante ng goal kasi... Kasi minsan, pag wala kasing goal, parang kaya mong lumipas yung isang linggo or 2 weeks na or days, weeks na walang nangyari, mamalayan mo na hindi ka productive. Na ano bang goal mo? Kumbaga parang yung work ethics mo, wala kang gana eh. Kumbaga parang, tandaan mo, nung nagtatrabaho ka, di ba may goal setting din kayo sa store or sa trabaho, mini-meeting kayo kung anong target, anong ganun. So, dapat ganun. Bilang negosyante, dahil negosyante ka na ngayon, meron ka talagang sinaset na goal para at least may drive ka, meron kang hinihit na target, na goal, na hindi ka papayag na isang araw, dalawang araw, or 1 week, or 1 month, na walang nangyayari. So, ibig sabihin, yung production mo, productive ka ba, gano'ng kaka-productive, ano yung skills na dapat na natutunan mo ngayon, hindi lang sa production, so what are things na kailangan mo improve, so dapat this month, or dapat bukas, or dapat ngayon, alam ko na dapat tong skills na to, alam ko na dapat to, naaral ko na dapat, so nag-grow ka every day kasi bakit? Guided ka ng goal mo. Ibig sabihin, guided ka, may tinatarget ka, may nilulook forward ka. So, ganun ka-importante yung goal. Okay? Yeah, thank you, Apps. Mayroon pag walang goal. Yeah, thank you din, Kuya Benji, for the question. Basahin ko lang, Apps, yung question natin sa chat. From Tito Henry, kindly elaborate more po about the macro and micro management. How do you do it, ba, Upline? Ang macro management,
ang macro management, katulad niyan, halimbawa sa akin, hindi na ako more doon sa parang yung parang mga detalye maliliit. Halimbawa, parang sample lang to, parang yung mga magdi-deposit sa banko, hindi na ako yun. Yung mga magpapadala sa LBC na mga packages, hindi na ako yun. Yung mga tipong ganun. Yung mga micro na, pag sinabing micro, yung mga maliliit na mga bagay na dating tinatrabaho ko, hindi na ako yun, dinedelegate ko na yun. Yung paggagawa ng poster, halimbawa, o ng mga events, o pag-organize, hindi na ako yun. Ibig sabihin, may taga-organize na ako. Yung mga tagagawa ng mga concept na mga ganito, bato na lang ako, pero may gumagawa na nun kasi kakain na sa akin ang oras. Mas gusto ko mag-oversee or mag-isip ng mga solutions para sa pangkalahatan. Kasi pangkalahatan na ako, mas malaki na ginagalawan ko. Tama? Parang si Doc, hayaan mo na siya mag-isip dyan ng vision-vision. Parang kay Doc Ed ba? So, doon na siya mag-target. Yun na yung focus niya kasi may kanya-kanya tayo. Hayaan mo naman sa mga detalye, sila Sir Georgian, di ba? Parang ganon. So, may kanya-kanyang toka. So, ibig sabihin, doon ako sa macro management kasi mas marami akong saklaw. Mas malawak ang saklaw ko. So, konti lang ang kausap ko pero maraming damay. Sabihin, halimbawa, kahit sa kausapin ko yung mga leader sa ilalim, kausap ko lang isang leader pero libo na yung kausap ko. Kasi bakit? Kasi alam ko, sure ako na makakascade yung information pa ilalim. Nakuha nyo? Parang halimbawa, hindi pupunta sa mga GC na maganto, may GC ako na pang core group ko para pag nag-disseminate ako ng info, ganun na. So, mas madali ngayon yung macro. Tama? Yung mga simping macro, micro, yung mga LBC, di ba? Yung mga remittance na yan, hindi na ako pupunta dyan. Hassle na sa oras yan, pipila ka pa lang, di ba? Hindi na. May dinideposito na ako ng tao ko na silang tagapila. May driver na rin ako, di ba? Lahat ng mga anything na matatali oras ko, pinapasa ko na sa iba. So, doon ako sa macro. Macro, doon sa malakihan. Pero konti ang kausap. So, mas na-enjoy ko yung time ko. It's all about delegation then, absolutely. No. O, parang yung example mo kanina about Doc Ed. Siya na yung bahala sa vision ng company as a whole. Pero hindi mo siya makikita pumunta sa counter para tanggapin yung payment mo or sa releasing para siya ang mag-release ng products. Kumbaga, may gumagawa na nung system for him. Pero siya yung nag-iisip kung paano gagawin yung system. Yun. So, huwag nang papatayin si Doc Ed sa Africa. Dito na hayaan mo na mag-isip sa office niya yan. Tama, di ba? Pumunta na kayo na Pastor Jan. Pastor Jan, tayo. Ay, mga ganun ba? Nag-gets niyo? Yes po. Sige, question pa. The reason why ganun na rin yung system ni Apps Louis, kasi nga sa sobrang laki na rin ng kanyang network. So, imbis na kausapin niya lahat sa ilalim, meron na siyang kumbaga leaders, first line of leaders niya, na yun yung kinakausap niya, and then this first line of leaders, sila naman yung nagpapasa ng information pababa. So, parang ganun lang po yun. Thank you, Apps. And thank you also for the question, Tito Henry. So, question po. Ilan na ba, Apps? Isa pa? Dalawa pa? Ilan na lang ba? Hindi ko na. Ayan. One last question po. Anybody who would like to throw the last question para po kay Apps Louis? Sige po, if you can open your mic para hindi na mag-take time yung pagta-type ng question. Huwag po kayo mahiya to open your microphone. Okay, one last. Wala na? Ito, ano po, nag-private message po sa akin. Siguro medyo nahihiya. And upline, how long have you been in the business or in the industry? And what are the challenges that you have been through? While you are in the industry for that long po. Kailan ba? Twenty years. Ako, nagkasama pa tayo apps eh. Mga 2006 yata yun. 2006, 2007. 2000 ako na-invite talaga sa networking. Tapos, pagbalik ko sa EC, etong 2010,
Ibig sabihin, pang 18 na yun na transition, iba't ibang company. Marami akong company na pinasukan, may mga nagsara din, may na-scam din ako. Pero na-enjoy ko yung journey ko. Parang dumaan din tayo sa mga challenges, pero hindi lang talaga tayo madrama. Napapalaya sa boarding house. Diba, yung mga tipong ganun. Yung mga tipong ang gamit mo, backpack lang tsaka konting magamit, diba? Tapos wala lang, nakatawa pa rin, masayahin na ako. I never count failures as fail. Kumbaga parang hindi rin ako marunong madala. Hindi rin ako marunong yung tipong parang ang bata na pag sinaktan mo ngayon, maya-maya, mawala na yan, batiin na ulit tayo. Parang ganun ba? So, mabilis ako mag-move on. Tapos, na-learn ko rin kasi dati madrama ako eh. Pag yung natuto rin ako, yung tipong konting kwento ko lang, iyak agad. So, napapansin ko, pati yung mga network ko, iyakin na rin. Konting kwento lang, magkwento lang ng buhay konti, di ba? Magkwento lang ng ano, walang pagkain, kailangan talaga umiyak, di ba? Sabi ko na, mga iyakin na itong mga grupo ko. So, nag-shift ako ng mindset na kailangan masaya, ganun. Kumbaga, kung gusto mong umiyak, saka na umiyak, saka mo na balikan yung mga na-experience mo pagka nagsalita ka na sa MOA or sa Philippine Arena, yung mga ganun na ba? So, 18 companies bago pang 18 na lipat ako, na transition, pagbalik ko sa EC. Kasi ako yung umalis sa EC, isa ako sa mga nauna sa EC, ako yung nag-top 1, top 2, top 3 noon, tapos umalis ako, doon ko nakilala sila Che din. Tapos, wala alam. Kumbaga parang naka-apat ako na company bago ako nakabalik sa AIM. Ang downline ko noon na iniwan, si Upline Joseph Lim. Direct ko yan si Upline Joseph Lim. Oh, kilala niya yan, di ba? Si Roy Saldua, direct ko din yan. Oh. Si Andy Yakat, direct ko rin yan. Magkakahiwalay na line yan. So pag alis ko, good news, sila yumaman, ako tagirap. Kasi sumama ako kay ano... Kasi sumama ako kay Lakuan, kila Escobido. Atin-atin na lang yan. Ay, magaling. Eh, akala ko naman kasing talagang napahanga lang ako. Eh. Napeke ako. Eh. But marami rin. Anyway, marami rin ako natunan sa kanila. Yun. Mabilis lang mag-move on. I never count failures. Tapos, hindi ako marunong madala. Kumbaga, normal ang challenges, but I love challenges. Diyan ako nag-grow. Kumbaga parang kung walang challenge, di ba? Parang pagpasok ng pandemic, lahat ng tao nagpapanik, nagawan, di ba? Ano pa yung solusyon na naman ito? Kumbaga parang doon ako lagi sa anong solusyon, anong nakaka-excite? Parang meron to eh. Parang every time na may basura, meron talagang ginto yan eh. May mapupulot ka talagang mapapakinabangas yan eh. Nag-gets yun. So kung ganun ang magiging ugali mo, mas magiging successful ka talaga. So ugali talaga eh. Yung tipong pagiging masayahin, yung hindi ka masyado nag-entertain ng ano. So kahit na ilang beses ako nag-fail sa ilang iba-ilang company, pero sabi ko, eto na yung sa easy. At least nakahanap na ako ng tamang bahay. Kaya experience ko yun, yung 5 forms of leverage. Kasi hindi mo magagawa sa ibang networking company yun. Paano mo ili-leverage yung may-ari? Baka mas magaling ka pa. Tama. Tapos, paano mo ili-leverage yung expansion? Di ba? Imagine mo kay easy. Ili-leverage mo yung using other people's money. Eh, sa easy, pag nasa easy ka, habang nag-e-expand si company na ang gumagastos ng expansion mo. Every time na may branches sa iba't ibang bansa, pwede ka mag-expand online. Sinong kumastos? Hindi mo magagawa sa ibang company yun. Tama. ABC rule. Eh, kung konti lang yung magaling, eh, kung nasa easy ka, marami kang kaibigan, eh, marami magaling. Di ba? Di ba? So, advantage talaga. Advantage. Yun ang nakikita ko. So, yun ang advantage ng nasa EC talaga. So, Mama, look, Mama has something for you. Thank you, Upline. Next, sige. Meron pa isang ito. Sige. Ito po, merong nag-type ng kanyang question. Sabit lang po, ah. Merong open ng kanyang mic. So this is Ate Helen po, Padilla. She is right now in Nigeria applying. So sabi niya kanina, ay sabi niya sa chat, like what you said earlier po, you have to do something different to achieve different result. So in your case, applying, ano po ang ginawa niyong kakaiba that gave you a different result?
pag-handle ng mga leaders, pag-develop ng mga leaders. I treat my leaders as leaders, not a follower. Para naka-inject talaga sa mind nila na top earner ka, ibig sabihin maging utak top earner ka, maging ugaling top earner ka, maging ugaling mayaman ka. Kung gusto mong yumaman, dapat ang ugaling mo pang mayaman. Ayaw ko makakarinig ng complaint kasi pang mahirap yan. Oh, that's it. Diba? Yung pag-handle talaga ng leaders, pag-mold ng leaders, at pag-handle mo sa self mo. Sabi nga nila, paano i-handle yung leaders? No, hindi mo i-handle yung leaders. I-handle mo yung sarili mo, pagkilala mo sarili mo. Tama? So, ayun yun. Yun yung pinaka-different. How namamanage ko yung sarili ko, kilala ko sarili ko, mas kilala ko sarili ko. So, mas na-handle ko yung mga tao ko, mga leaders ko. So, mas madali silang i-develop. Alam ko yung mga personalities nila, yung mga ganun. So, people skills talaga eh. Yun talaga ang ano eh. Yun talaga yung, kwan eh. Yun talaga yung pinaka the best. Marunong ka mag-troubleshoot, di ba? Yung mga issue sa mga, yung tipong sa kanila problema na sila, pero pag ikaw kumausap ngayon, ah, nabigyan mo ng solusyon, so okay na. So, pag marunong mag-troubleshoot, yung mga ganun. Ang skills kasi madali na lang yan, ang pinakamadali na gawin. Pero yung people skills, yung pag-handle ng tao, kahit magaling ka sa online pero hindi ka marunong mag-manage ng tao, so gagaling ka talaga. Pero alam ko gagaling, lahat ng bagay na aral, through experience. Parang ano yun eh, knowledge, experience, doon ka makaka-develop ng skills. Hindi malabo sa yung knowledge, skills. No. Knowledge, lahat ng alam mo, i-apply mo ngayon before mo ituro. Kaya nga pag tinuro mo, wisdom na siya. So, mas ma-handle mo yung tao. So, hindi yan siya yung nabasa mo sa book, ituturo mo. No. Nabasa mo sa book, i-apply mo, tapos saka may ituro para mas ramdam. Mas wisdom talaga yun kasi experience mo. Iba yung na-experience mo. Kanya-kanya, iba-iba tayo na interpretation. So, the best talaga is na tawag na ito, pag-develop ng mga tao. Yun ang parang naging asset ko talaga. Ganun ako mag-touch. Nagiging top earner talaga. Kasi alam natin yung utak ko, top earner talaga. Kaya sa akin, halimbawa, yung may leader ako, gusto niyang kumita, gusto niyang maging top earner, laki ng pangarap niya. So, may agreement na kami niyan. So, number one agreement, sabihin, be open. Pangalawa, willing ka dapat makorek. Kasi kung hindi, huwag ka mo nang lumapit sa akin. Di ba? Kasi kung ikokorek ka tapos ayaw mo, edi huwag ka mo nang lumapit, hindi ka pa ready umaman. Kasi correction is permanent. Di ba? Encouragement is temporary, pero yung correction, yun yung masakit. Kasi may mga programming tayo, may mga ugali talaga tayo na hindi akma, hindi siya nakakayaman. So, yun talagang tatanggalin. So, leadership. Okay. Next. Sige pa, last question. Thank you, Upline. So, maganda rin yung sinabi mo, Ups, eh, kasi kumbaga parang before you teach, na-experience mo muna. Para pag itinuro mo, at least yung mga na-experience mo hindi maganda, matatanggal mo na yun eh once na itinuro mo. Kaya nga naging wisdom. So that's very good po. Maganda yung explanation mo doon, Upline. Thank you po doon. Yun. So yes. One last question daw. Pangalawang last question. Pangalawang last na to. Mm-hmm. Yan. Meron lang pong additional information. I think it is domino effect, sabi nung nag-question kanina. Whatever the attitude of the Upline is towards work, it can be passed through the downline. So, tama naman po. So, ganun yung ginagawa ni Ups Louie. Influence niya talaga ng kanyang mga tao. So, kung ano yung mindset niya, ganun din yung pinapasa niyang mindset sa kanyang mga leaders. Kaya, kumbaga, pare-pareho sila naka-align. Naka-align yung kanilang goals and vision. Thank you. Nakatono, tama. The last question po. Sino to? Ask ko lang po kung paano mo na-manage ang time mo sa family at the same time sa EC na nagawa mo pa rin maging number one sa business. Magandang tanong yan. Oh. Sige po. Don't manage your time. Parang ang tawag ko dyan, self-management. When I say self-management, parang kasi merong ganito magulo eh. Pag nasa business siya, naiisip niya family niya. Pag nasa family naman siya, naiisip niya business niya. Pag nasa business ka, isipin mo business mo. Business lang 100% para gagawin mo
mo talaga yung best mo. Tama? Pag nasa family ka lang. Kaya may mga quality time. Ako, bibira ako mag-spend ng time sa mga anak ko. Hindi naman lumaki sa akin. Kumaga parang nandun sa nanay nila. Kaya lang, pagka nag-spend ako ng time, walang cellphone. As in talagang kung ano yung mundo nila, pumapasok ako. As in talagang kasama ako, naka-moment talaga yon. May naka-moment kasi kahit na isang araw lang kayo magkasama, pero quality time talaga yon. Meron kasing iba, halimbawa, paano ba mamanage? Kasama mo yung family mo, pero ang utak mo wala doon. Tama? Kasama mo family mo, makulit na yung anak mo, dahil busy utak mo, dahil wala sa, hindi ibig sabihin magkasama kayo, quality time. Sometimes, magkasama kayo, pero hindi quality yung time. Kasi bakit yung lipad yung isip mo, kung saan yung napupunta yung isip mo. So, pag nag-spend ng time, kahit 2 hours, 3 hours lang yan, make sure na quality. Make sure na talagang quality yung talk, quality yung usapan, quality yung bonding, may sense talaga, may end kayo na mayroong matututunan, di ba? Para yung mga anak ko, excited na yun sila pag nagkita kami kasi may mga nakanda ngayon ng mga tatanong sa akin. Para rin kami may mentoring. Pero una, bonding muna, laro muna, sasakyan muna, laruin talaga. Yung mga ganun, di ba? Tapos, asin talagang quality time? Talo yung lagi magkasama pero hindi ka marunong magbigay ng quality time. Kahit sa asawa mo, pag magkasama kayo, make sure na meron kayong time talaga na as in talagang quality to, quality ganun, di ba? Quality time. Ganun din sa business. Kaya kung aram mo yung mag-quality time, quality time ka sa business, huwag mo isipin family. Tama? Pag nag-business ka, kasi ang effect naman ng business mo, ang maapektuhan din, family din pag kumita ka. So, make sure na focus ka dun sa business mo para mabigay mo yung all out mo. May tao kasi na, di ba, nasa meeting ka, di ba? Ay, kumusta na kayo yung mga anak ko doon? Mga ganun, di ba? Mga ganun. Pag nandun ka naman sa bahay mo, kumusta kayo yung business ko doon? So, nasaan ka? Be with, always be with. Correct? Tama yung term, be with talaga. So, if you choose to stay or spend quality time with the people you love or your family, be with muna. Para na kumaga, may kanya-kanyang oras talaga bawat aspeto ng buhay. But pag nandun ka, stay focused. Thank you, Aplang Louie. So, yes. I think. Okay na wala tayo? Na po bang nag-question sa'yo, Aps? Wala na sa akin eh. Wala na. Good na. So, maglalas message na. Sige po, Upline, for your last message for us tonight bago po kami magpasalamat, syempre. Ganito na lang. Focus lagi sa future. Practice nyo na mag-imagine ng future na gusto mo sa life. Kasi ang tanong lagi, when was the last time na nagawa mo mag-imagine ng future? Naabutin mo talaga sa state na talagang ma-imagine mo talaga. Yung parang i-imagine mo yung life mo na gusto mo talaga. Na as in talagang clear na magkaroon ng clarity. Para pagka nagkaroon ng clarity, as in yung feelings na mapipil mo kung ano yung na-experience mo sa moment na yun. Halimbawa, sample, halimbawa, yung life na gusto mo, halimbawa, travel with your family. So, dapat clear sa iyo na nagta-travel kayo kasama, paano kayo sumakay sa airport, paano kayo nag-book ng ticket, papuntang airport, ano yung itsura nila, ano yung itsura ng bit-bit nila ng trolley bag, paano kayo sumakay sa economy ba or meron ka bang business class na experience na tipong clear talaga at ano yung itsura nila kung nasa Disneyland or whatever. So, kailangan kasi umabot ng ganun na feelings para magkaroon tayo ng faith. The more na na-experience mo, diba, doon papasok kasi yung faith eh. Kasi bakit? Kasi feel mo na nangyayari, kinikilig ka na, kinikilabutan ka pa, doon papasok yung faith. Doon papasok na walang, na maniniwala ka na talaga kasi na-experience mo na eh. So, yun. Kumbaga parang, tapos learn to be ugali na kasi yung pagiging masayahin talaga. So, kumbaga parang maging ugali talaga. Yung pagiging positive, ugali na yan. Kumbaga ugali yan. Masi-shift talaga dapat ugali. Ang pagyaman, hindi siya mahirap. Mahirap lang kasi magbago. Pero pag nabago mo yung ugali mo at naitono mo yung ugali mo sa pangmayaman, sa abundance, ibig sabihin mas mabilis ka yayaman. Ako nyo? So, yun lang. So, guys, wala sa edad, wala sa kung ano man yung estado ko ngayon, malayo pa tayo. Ako magsabi sa inyo, si Easy lang makaka-experience nito.
ilan sa mga direct ko ngayon o tumungtong na ngayon, this July lang, apat sa direct ko ang mga namementoran ko ang tumungtong ng 1M. Na dati-rate, imposible sa kanila, pero ngayon nakatungtong na 1M. Ilatag ko to sa inyo. Ang vision ko dati, before pandemic, 8 to 10 years from now, 8 to 10 years from now, before pandemic, wala pang lockdown, ang imagination, ang nasa vision ko, magiging normal sa AIM, sa EC, ang 1 million per month. At ang top earner, 10 million per month na. Tama? Yun ang vision ko dati. Pero nung nagkaroon ng pandemic, bigyan mo to, magtuloy-tuloy to, during pandemic, magiging normal ang 1 million per month sa EC. At ang mga top earner, nasa 10 million na. Ang tanong, magkano na kaya ikaw? Nag-gets nyo? Tapos, sa EC lang din mangyayari. Dati-dati, ang mga networking companies, ang result, hanggang kotse at bahay lang. After bahay, die down, wala na yung company or hindi na, parang nga parang may mga company na hindi na, imbis na paangat, nagpa-plato or pag ganun yung sales. Sa atin kasi paangat. Habang tumatagal, paangat na paangat. Kasi nag-i-innovate, marunong mag-innovate si EC, yung company natin, kaya doon tayo bonus. Ito lang. Dahil paangat na paangat ngayon, si EC lang ang magpapakita ng resulta na hindi lang kotse bahay. Mauuso 1 year, 2 years, 3 years from now, mauuso na na may ang mga resort, may sariling resort, may mga building na tayo, ganun na. Yun yung mga resulta sa Pilipinas. Kasi bakit? Kasi nalagpasan natin, na-break natin, lalo na pandemic, mas naging productive yung mga tao. Dati, 5 lang kausap mo sa offline, di ba? Wala eh. Ano ka na eh. Pero dahil sa online, imagine mo, massive na talaga yung expansion. So, magiging ang usapan na natin, may-ari na ng resort yan, yung building na yan, sa ganito yan, sa upline ko yan. Ganun na yung mga usapan. Sa akin yung building na yan, sa akin yung resort na yan, di ba? Sa akin yung properties na yan, sa akin yung... Yun na yung usapan natin. Building na. Tapos na tayo sa bahay. And yung resort na pinapagawa ko ngayon na, ano kami, tawag na ito. Pakita ko to, Che. Pwede mong i-kwan? Yep, share screen? Naka-open po. Okay. Teka ha. Ay, ikaw na lang, babe. Saan ko isend? Kaya ti Josie. Teka ha. Pa-cellphone na yata siya. Share screen ako ha. Ika ha? Hindi ko mapakita. Sandali lang ha. Dayang. Saan si Princess? Inin sa akin ni Tita Josie upline. Ah, sinin sa'yo. Oh, sige, ikaw na. Sige, try ko po ah. Iwanin na yung cellphone sa tablet. Saglit lang po. Open ko lang. Sige. Timorated po yan. Sama ko rito.
Okay na? Dali lang po, Taps. 1 minute. So guys, ano yan? Ipapakita ko yung ano, yung bahay. Groundbreaking na sa Monday. Overlooking siya. Tapos yung weather, sobrang lamig diyan, parang Tagaytay din. Parang yan yung Tagaytay ng Cebu. Tapos may bili na naman ako ng lupa doon. Ayoko dumikit kay Josie, mabibenta na naman tayo eh. Si Josie, may pambili din. Tayo mga pampako na ito ah. Ayan na. Oh. Yan up, sir. Ayan yung, ha? Yan, kay Otet po. Si Otet na nag-share. Okay. Sige. Kung makikita nyo yung northwest view, di ba yun yung sa pinaka-left down, down left, makita mo yung pool area dyan, main entrance. Tapos makikita mo yung parang tube sa pinaka-taas, yung parang tube. Pag sa main road, pag nasa kalsada ka, ang makikita mo lang maliit. Yan lang, parang isang palapag lang. Pero pag bumaba ka, may tatlong palapag pa pala sa baba. Oo. Oh. So pag sa kalsada ka, makikita mo lang, yan lang yung parang tube. E next mo daw, yung isang picture. E next mo daw bro, yung... Ayun, ito. Ito, gusto ko to. Kung makikita nyo yung tube na yan, yan yung boardroom. Tapos glass yung ilalim. Para makikita mo see-through yung sasahig. Tapos yung wall niyan dito sa pinaka-left, yung tube na yan, yun yung boardroom. Kasa niya ng mga 30 to 40. So, basta maganda yan. Yan na yung ano, yung pool area. So, yan yung bahay natin. Okay. Oh. Ay, grabe. So, yan yung ano, yan yung groundbreaking sa Monday. Oh, guys, may... Ha? Nandun na sa bahay, kanina pa. Ano? Ayun na. So, thank you sa pagpapakita. I hope na inspire ko kayo. So, last message ko sa inyo. Last message ko sa inyo. Maging negosyante lang tayo mag-isip. Ibig sabihin, pag negosyante, magaling tayo mag-solusyon ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin, mas mag-focus tayo sa solution rather than sa mga problem. Kasi lahat ng problem, may solusyon. Tapos, panggigilan nyo pa. Taasan nyo pa yung desire nyo. Kasi hindi naman sa pagiging materialistic, pero hanggat nandito tayo, ang pera ano lang to eh. Result lang to kung gaano tayo ka-passionate sa ginagawa natin. Nag-gets nyo? Kung passionate ka sa ginagawa mo, I really love networking, yung pagkausap ng mga tao katulad ng mga ganito. Yung talagang pag-love mo yung ginagawa mo, effect na lang yan yung result, yung pera will follow. Parang ganito. Kung nag-gym ka, para makuha mo yung best na result, kailangan mo maging ugali. Mamahalin mo yung pain, mamahalin mo yung growth, mamahalin mo yung pag nag-increase ka ng weights, di ba? Mamahalin mo yung pagpupunta ng workout everyday, yung discipline na gagawin mo hanggang hindi na sa trabaho, hanggang parang naging love mo na talaga yung ginagawa mo, naging passionate ka talaga. Kung gaano ka passionate sa ginagawa mo, ang result, sexy na katawan, parang ganon. So, ganon din yung success. Ang success, yung result na yan, gaano ka passionate sa ginagawa mo. Gaano ka, kumbaga parang yung growth mo, ang reflection yan, yung income mo talaga. Kumbaga parang yung pera, hindi dahil sa pera eh. Parang yung growth as person, as a leader. Diba? So, yun talaga magdadala sa'yo na success. So, with that, sabi ko nga, wala imposible. Kung naging top 1 man ako, given na. At hindi ko sa pinangarap. Nakita ko na siya before pa. Bago pala ako magsimula. Parang nakita ko lang, parang nasabi ko na sarili at nakita ko na na-vision, na-visualize ko na before. Hindi sa dream, pero na-visualize ko na magiging top 1 ako. Ako yung top 1. Ako yung umalis ng kumpanya na nag-top 1 ulit. Hindi ko lang alam kung kailan. Basta trabaho lang. Di ba? Trabaho lang. Di ba? Basta enjoy lang. Di ba? Oh. Tapos, hanggang ngayon, kumbaga parang nag-momentum. Ang
ganun lang ako mag-visualize. Parang kung ano yung gusto ko sa future, ibig sabihin, binivisualize ko lang. Hanggang masanay ako, hanggang maniwala yung utak mo. Diba, parang gusto mo mag-check in ng 1 million, ang unang reaction ng utak mo, ayaw eh. Diba, ganun eh. Yung normal yan sa utak mo eh. Kaya lang, ulit-ulitin mo lang ulit, hanggang makonvince mo yung subconscious mo na maniniwala na siya. And the moment na pag naniwala na siya, kikiligin ka nun, talagang convinced na siya. Kasi ipoprogram mo eh. Tama? Ipoprogram mo talaga utak mo na kaya mong 1 million. Kasi kailangan mo ma-break yun. Pag na moment na ma-break mo yun, kasunod yan, mag-check ka na mas malalaki. Yung psychological wallet mo, mas tataas pa. Okay? So, thank you to Josie. Thank you, Che. Thank you sa team. Thank you sa nag-invite sa akin. Thank you so much. Thank you. Kami po dapat ang mag-thank you sa iyo, Upline Louis, for the time that you gave us tonight. Para po sa opportunity na makasama ka namin. Yes. Last din. I-promote ko na rin yung fan page ko. Open yun sa mga, sa lahat, para sa ating lahat. Aralin nyo yung mga videos na ginawa ko na pwede nyo magamit pang prospect at pang members. Aralin nyo yung, may mga title na ako doon, may ginawa na ako ng mga thumbnail para gamit talaga. Marami dong videos na gamit pang prospect at gamit pang training sa mga members. Tapos, yun yung sa fan page ko, yung mga pang ano ba, pwede pang first timer. Tapos, ang Instagram ko naman, follow nyo din. Ang Instagram ko, parang kung halimbawa meron kayong mga prospect na pala Instagram, tapos gusto yung mga lifestyle, doon naman ako nagpo-post ng mga lifestyle photos. Doon ako nagpo-post. So, mga iba, parang ang ABC rule natin kasi ngayon, ano na, social media na. Halimbawa, may prospect ako, halimbawa, babae. Ay, ipapa-follow ko yan kay Pearl Home. Check mo to, ito yung ano, bibida ko yan. Tapos ang kwento, eh baliw na siya, grabe pala, no? Ganun pala, ganun na. Ganun na yung mga baliwan natin. Ganun na yung ABC rule natin ngayon. Hindi mo na ako kailangan kausapin. Tama? Tapos, good news. Soon, may ilalabas din ako na echo. Na complete echo. Na ilalabas ko naman sa YouTube para at least magamit nyo. Magamit din ang lahat. Yung echo na yun. Pagka may gusto kang presentahan, yun na lang isesend mo. So, ayos ba yun, Tejase? Pag nasa Manila ka na. Ay, hindi pa ako muna pupunta dyan. Ayokong bumiyahe. Dito lang ako. Masarap ang home-based business. Malaki ang sube. Malaki ang savings. Parang hotel. Anyway, sobrang thank you po para sa napakarami naming natutunan ngayong gabi. And sana po, hindi ito yung una't huli na makakasama ka po namin. In the future po, ay sana ma-invite ka po namin ulit para kami muling ma-inspire sa iyong story. Yes. Tuturuan kita. Di ba sabi mo, hindi ito yung una't huli. Opo. Para dito sa lahat, bibigyan ko ng tip. Mag-change tayo ng mga wordings. Anything na gusto mo, yun dapat ang lumalabas sa bibig mo. Sample lang to, ha? Okay lang to. Yung sinabi mo, sana hindi ito una't huli. Di ba ayaw mo mangyari yun? So, ang dapat na papunta mo naman. Walang sana, di ba? Ang babanggitin natin doon, alam ko mauulit-ulit ito. Yun, tama eh. So, sa attraction, ibig sabihin, contradict yun. Nakuha nyo? Pero ang mind mo, gusto ayun. Kaya lang, dahil sa programming natin, matik na lumalabas yung ayaw natin. But actually, yung lumabas sa bibig mo, ayaw mo. Pero ang mind mo, gusto mo sana. Kaya lang, hindi nagkakaintindihan sa universe. Hindi narinig ni God. So, pag narinig ni God, sana, ulitin ko lang, marami kang matunan dito. Mas simpleng ano na to. Sana hindi ito ang una't huli. So, ang statement mo, tinuldukan mo na. Napaka mo? Yes po. Sa attraction, ulitin ko ulit. Sa attraction, ibig sabihin, lahat ng gusto mo, yun dapat ang nasasabi mo. Halimbawa, sana huwag kang malate ha. So, anong wini-wish mo? Anong message mo? Halimbawa, may commit ka. Sana, I hope, huwag kang malate ha.
Anong sinabi mo? So, ano, wag kang mali. Ang sinabi, mali. E di, ang narinig ng universe, mali. Tapos may kasamang worry pa. Diba? So, papalitan mo yun. Anong sasabihin mo? Mas maganda kung on time tayo, ha? Ayan. Are you learning? Yes. Diba? Diba? Sana. Yes. Hindi ito ang unat huli. So, ang sasabihin mo doon, I know, mauulit-ulit ito. Yes. Siguradong mauulit-ulit ito. After. Isa pa, sample. Gusto mong yung mga... ano yan? Siguradong mauulit-ulit ito, upline Louie. Yeah. Isa pa, sample pa to. sample. Ano ko to, ha? Kasi... minsan lang din ako makapag-sit down ng gantong talk, di ba? So, itutodo ko na. Halimbawa, may mga nagsasabi, upline, gusto ko umaman. Bakit gusto mong umaman? Kasi ayoko nang maghirap, eh. Pag gusto mong umaman, mayaman na lang. Huwag ka nang magbanggit na ayaw mo nang maghirap. Kasi ibabalik ka din. Kahit umaman ka, dahil ang consciousness mo, mahirap pa rin. Ibabalik ka pa rin sa dating buhay. Nakuha mo? Kung gusto mong umaman, bakit mo gusto mong umaman? Gusto ko talagang umaman, eh. Wala na, that's it. Gusto mo, pag gusto mo, wala na explanation, gusto mo umaman. Parang pag tinanong mo, bakit mo siya mahal? Eh, love ko talaga eh. May explanation ba ng love? Wala na. Parang ganun, di ba? Ba't ka nag-networking? Eh, love ko to eh. Ito yung passion ko, ito yung choice ko eh. Eh, mga ganun, di ba? So, are you learning? Yeah, sobra, sobra. Changing ng words. Yes, na lahat ng gusto na. Ganun yun. So, ibig sabihin, mas mabilis siya mag-manifest. Nakuha niyo? Kasi ang lahat eh, kumbaga yung thought mo, nag-align din yung words. Tapos, ano dyan? Action. Hindi pwedeng thought mo, pero yung words mo, eto. Kaya minsan, pag, yun yung sinasabi ko, pag nalinis na yung utak, pag nalinis na yung daloy nung, parang kumbaga sa ugat, merong nakaipit. Why? Kasi merong konting mga bara. Ano yung mga bara? May mga negativities pa sa katawan natin na unaware tayo na nandyan pa pala. Tama no? Kaya nga sinatawag na self-awareness. Lahat tayo practitioner sa pagiging positive. Di ba? Kasi konting labas lang, konting ano lang, nahuhuli mo lang agad sarili mo. Halimbawa, uy, huwag kang malilate ha. Tama? So pagka aware ka lang, uy, mali. Ulitin mo ulit. Matatawa ka sa sarili mo ngayon pagka ganyan, pag ina-apply mo na ito mga sinasabi ko. Huwag ka malilate ha, tapos biglang gaganon, mali. On time tayo ha. Mas maganda kung on time tayo, gumaganon ka na ngayon. So, self-awareness. Nag-auto-correct ka na. Kasi bakit? Kasi aware ka na. Tumataas na yung consciousness mo when it comes to abundance. When it comes to positivity. Kasi, ulitin ko, positive naman talaga tayo, pero may mga hindi natin nababantayin sa sarili na may mga lumalabas pa rin. Pero kasalanan ba natin? No. Kasi bakit? Normal yan sa tao. Kaya natin napapag-usapan ito ngayon. At good news, kasi nasabi ni Che, kasi nagkaroon ako ng reason para at least ma-explain. At kasama pa kayo. Good news. Kasi ano yun? Kumbaga parang ang ganda ng timing na nasabi ni Che para magkaroon ng opportunity para ma-explain ko why. Okay? Yun. So, sobrang salamat, upline. Napakadaming thank bonus you. Na. Na natutunan namin ngayong thank gabi. You, alam nga, everything happens for a reason. Sinadyang lumabas yun sa bibig ko para may additional learning kami matututunan. At isa sa napakalaking impact yon. Kasi isa ako yung naging example. Eh. So thank you very much, upline, sa lahat ng learnings, sa time. At sigurado ako na mauulit itong session na ito. Ang galing. Yan. Ang galing. Thank you very much, upline. So, thank you so much. Thank you. Regards po sa grupo mo. Maraming salamat po ulit, upline. Keep safe po lagi. God bless. God bless po sa inyo. God bless us all. Thank you. Thank you. Bye-bye po. Thank you, Louie. Bye-bye. Thank you.